Yo, what's up mga pops? Welcome back dito sa aking munting page or channel. So ngayon may gagawin na naman tayong activity. Kaya syempre ibabahagi ko na naman yan sa inyo. Wala kayong choice, manood lang kayo dyan. Kanina nga pagkatapos kong liguan yung aking anak. Eh ang liliguan naman natin ngayon ay yung mga anak ko sa labas. What? Yung ating mga manok. Wow! So liliguan natin sila bilang part ng ating ginagawang program na priming kung tawagin. Yung priming mga pups is yung pagkukondisyon nating ating mga breeder bago natin sila isabak sa breeding. Parang sa pangsabong din mga pups, diba? Bago natin yan isabak. Hindi ko alam pero sigurado ako may conditioning yan bago ilaban. Ganon din sa breeding mga pups, kailangan nakakondisyon yung ating mga breeder, yung rooster at yung mga hen. Itatanong muna naman kung bakit dapat liguan. Siyempre, hindi naman sila katulad mo na hindi naliligo. So nililiguan sila mga pups para matanggal yung mga parasites sa kanilang katawan, especially yung mga kuto. So ang tawag yan sa English ay yung delusing. Wow, salamat sa Google, nagiging matalino ako dito ah. At dahil may nag-change dito sa malapit, ay voiceover na naman tayo. Ito yung drum na paglalagyan natin ng tubig na may washout. Washer out. Yung washout mga pups ay yan yung ginagamit na shampoo ng mga manok. Buti pa yung manok nagsha-shampoo, no? Ayan, prepare lang natin yung ating gagamitin. Isang sachet ng washout mga pups ay hahalo lang natin yan sa 2 galong tubig. At yung isang sachet na yon, isang solution ay good for 10 cocks na daw. Bastos. Pwede naman nilang ilagay 10 chickens. Bakit cocks pa? So yun mga pups, kapag natapos na natin yung i-prepare ay kukunin natin isa-isa yung mga manok. Pagka nahalo na natin yung washout dyan sa tubig. Maghanda na rin tayo mga pups nang lalagyan natin ng mga manok para naman maibilad natin sila after nating maliguan. So kailangan kasi matuyo yung solution natin sa katawan nila. So makakatulong kung tag-init nyo talaga gagawin nyo itong pagpapaligo. Ayan, simulan na natin mga pups. Paspasi, papsi! Ayan, ganyan lang naman pagpapaligo mga pups. Ilulubog lang natin hanggang sa mapansin natin na nabasa na hanggang dun sa kaila-ilaliman ng kanilang mga balahibo. Unahin natin yung mga Rhode Island natin mga paps. Ganyan lang naman. Konti lang naman yung breeder natin ngayon kumpara dati mga paps kasi naglaylo tayo sa pagbibreed. Dito ay huminti ako saglit sa pagpapaligo kasi pumatak ng tigkakaunti yung ulan. Pero mainit naman. Aba, ang gulo ano. Buti na lang at hindi tumuloy na umulan kasi kawawa sana yung mga manok natin basa na. Yung iba mga paps, ginagawa nila yung ganitong pagpapriming. Kapag huminto na yung manok nila sa pangingitlog. So parang gusto nila para mabalik, nagpa-priming sila. Pero ako mga paps, ginawa ko na siyang at least sinusubukan kong gawin once a month para tuloy-tuloy lang yung pangingitlog nila. Kasi pag inintay mo pang tumigil yung pangingitlog nila bago ka mag-priming o mag-conditioning, maraaring tumigil nga siya ng mas matagal. So ito nga pala yung bago nating tactics. Damay ko na rin yung mga layer ko mga pups na mga decalb. Kasi makaka-apekto rin sa pangingitlog nila yung mga mice. Mga lice. Saka mga kuto nila. Makaka-apekto yun sa production ng itlog nila. So kahit di sila breeder, maganda na ma-delusing din natin sila mga pups. Pero ang mga manok mga pups, may natural way naman silang ginagawa para matanggal yung mga lice sa katawan nila. Tulad nito mga pups, may papakita ako sa kanya. Yan mga paps yung sinasabi ko sa inyong natural way nila para matanggal yung mga kuto-kuto nila sa katawan yan. Sand batting ang tawag dyan. So nilalagyan nila yung katawan nila ng lupang buhagag o kaya buhangin para matanggal yung mga lice sa katawan. Yan. Kaya madalas makikita nyo yung mga manok lalo sa tag-init yan, nagaganyan. So yun yung natural na way nila para mag-deluse. O magtanggal ng mga parasite sa katawan nila. Pagod ah. O hindi na ako nagbe-breed ng decalb mga pups. Kasi nung una nagtatry ako mag-breed ng decalb. Pero naisip ko kasi saka napansin ko rin. Kasi ginawa talaga binreed talaga yung ganitong mga decalb brown pa pangingitlog. So kung i-breed mo siya, yung magiging offspring nila, hindi mo na masusure na maganda rin yung pangingitlog nila. So kaya mga layer ko na lang talaga to. Tapos pang self-consume na lang.
para di na kami bibili ng itlog. Sabihin ng iba, nakakatipid daw kami. Pero hindi po kami nakakatipid porque may inahin kami na nangingitlog. Pero ang benepisyo naman nito sa amin mga paps ay masisigurado namin na fresh yung kakainin namin na itlog. Paano masabi? Kasi yung mga binibili natin sa tindahan, hindi naman sa pag-ano, no? Di natin masasabi kung gano'n na yung katagal. Sabihin natin kung sang galing pa yon na laying house. Sabihin natin sa ibang bayan pa. So ilang araw pa yon bago makarating dun sa mga sari-sari store na binibilan nyo. At dun sa sari-sari store, ilang araw pa yun may imbak. So yun yung pinaka-benepisyo na gusto ko, kaya nag-aalaga ako ng mga layer. Ayun, hindi ko na ipapakita lahat mga pops kasi pagod. Hindi ko na ipapakita mga pops kasi yung cellphone natin is baka mapuno yung storage. Nahirapan kasi ako mag-edit kapag puno yung storage. Naglalag pag nag-edit tayo. Kaya okay na yun. Ganun lang naman yung proseso niya. Magpapaligo. Ayun mga pops. Nakaligo na rin ako. Gumamit din ako ng wash out. At medyo tuyo-tuyo na sila. So nag-apron ako kasi hawakan natin to. Kasi may gagawin pa tayo dito na part din ng ating priming. Ito mga paps. Medyo basa pa pala. So ito yung sunod nating gagawin. So makikita nyo yung tahib niya. So matalim, matulis. So dahil bago lang to sa amin, siguro hindi rin to napuputulan dun sa sinanggalingan. So tama lang yung pag-apron ko. So puputulan natin mga paps. So gamit natin lagari. Lagari sa bakal to. So yung iba nakikita ko ginagawa yung pinapasok. Tapos tinatanggal itong matigas na ano, tahib. So, tingin ko kasi parang hindi maganda sa manok yun eh. Ewan ko lang, hindi ko pa rin natagagawa yun. Ginagawa ko, pinuputol ko lang, tinatanggal ko yung tulis. Kasi yung nakita ko na pinapasok, tapos hugutin nila to. Yung lalabas yung maliit nilang tahib. Parang delikado kasi para sa akin. Pero di ko rin alam. Pero ito yung practice ko, pinuputol ko na lang. So, ito lang, itong ano lang, matalim. Matanggal lang natin yung tulis para pag, ang purpose kasi nito mga paps. Purpose kasi nito mga paps para pag sampan niya doon sa inahin, hindi niya masusugatan yung likod ng ating inahin. Kasi pag nasugatan yung likod ng ating inahin, makakadagdag pa yun sa stress ng inahin. At yung stress, makaka-apekto naman dun sa pangingitlog niya. Kaya putulin natin mga paps. Ito rin yung dahilan kung bakit yung ibang inahin nakakalbo yung likod nila. Di naman masasaktan yung tandang nito natin mga paps. Kasi parang kukuto kung sa tao. Yan mga paps. Wala na siyang tulis. Tapos, pwede rin nating hasain yan. So, yan mga paps, wala na siyang tulis. So, huwag niyo lang ilalapit dun sa pinakapaan niya yung pagkaputol para hindi dumugo. Okay na yan mga paps, hindi na yan makakasugat. Patayuin pa natin, medyo basa pa. Yan mga paps, almost tuyo na, konti na lang. So yung sunod natin gagawin dito mga paps, ito hen. O dahilan. So gagawin natin, ititrim natin itong kanyang puwitan mga paps. Yan, nakapal kasi. Ititrim lang natin mga paps, huwag natin kakalbuin na. Para lang mas madaling makapasok yung katas na. Yung katas nung rooster natin, madaling makapasok. Yan. Yan mga paps. Okay na yan. Kita na yung kanyang ano. So, huwag nating kalbuhin mga paps kasi protection rin nila yan sa lamig. Sa kasa, lamok. Gawin lang natin dun sa iba. Sa rooster, gawin din natin. Hindi ko na mapakita lahat. Basta itrim lang natin yan. So, yan. So, maganda rin na tinitrim natin yan kasi minsan yung ipot nila sumasabit dito. So, minsan bumabara. Kaya dapat matrim talaga natin yan. Yun! So ito naman yung rooster natin mga paps. Bata pa to mga paps.
So siguro mga 2 months pa lang simula nung sumampa na siya. Trim na rin natin yung kanyang piton. Pwede din eh. Yung type naman ito mga paps, hindi natin pinutulan kasi nga, ano pa lang to, bata pa lang, yan, patubo pa nga lang. Bata pa nga lang nito. So, yan mga paps, gawin lang natin yun mga paps sa, ngayon ako, sa lahat ng breeders natin mga paps, gawin lang natin yun. Pero hindi lang yung pagpapaligo, saka yung pagtitrim ng pitan yung priming natin mga paps, ha? Meron pa. Yung una, yung, bacterial flushing. So hindi ako nakapag-video nung nag-bacterial flushing ako. Tatlong araw akong nagpainom sa kanila na may bacterial flushing. Yung sunod, ito nga yung paliligo. Delousing. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Basta pagpapaligo, gamit yung wash out. Tapos yung isa is deworming, mga paps. So hindi natin nagawa ngayon kasi wala akong nabiling pang deworm. Baka bukas. So, yung pag-deworm naman, yun yung pagpupurga natin mga paps. Siguro, alam nyo naman akong para sa inyong pagpupurga, di ba? Parang yung pagliligo din, pero yung pagpupurga, yung mga parasite naman, sa loob nila, internal, yung kailangan nating matanggal. Kasi, siyempre, pag may parasite sila, bulate, makakaagaw yun sa mga sustansyang kinakain ng ating manok. Siyempre, epektado yung pangingitlog nila. So, ganun lang naman pag gusto mong makondisyon yung manok mo. Dapat hindi sila nai-stress. Ngayon mo! Dapat hindi sila nai-stress. At yung mga source nung pwedeng maka-stress sa kanila, yun yung mga tinatanggal natin. Ito yung kanina pa nag-iingay mga paps. Crossbreed na to na resulta ng bantam at native mga paps. So, malit lang yan. At yon mga paps, hanggang dito na lang ulit tayo. Tingnan nyo naman ang gandang tingnan ng balahibo nila pagkabagong ligo. Kung tinapos mo itong video mga paps, pa-comment naman kung taga saan ka para malaman ko na tinapos mo itong video. Yun lang ulit. Sana may natutunan kayo kahit papano. God bless. Bye.